sabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina. Saan traffic? Saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 20 na sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita! Dating Bambantarlak Mayor Guo kumpirmadong nakapuslit na palabas ng bansa. Pasada Balita! Vice President Sara Duterte sinopla sa political harassment. Mister na si Attorney Man Scarpio sumagot na sa pagkakasangkot sa illegal drugs shipment. Pasada Balita! 40 lugar sa bansa na balot ng smog ng Bulkang Taal. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, remittances ng mga OFW tumaas. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, pinakabatang Prime Minister sa Thailand nanumpa na. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng report kaugnay sa Olympics two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Banyes. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Nakalabas na ng bansa si dismissed Bambantarlak Mayor Alice Guo. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kasunod ng pagbubunyag ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality Chairperson Riz Ontiveros na dumating si Guo sa Kuala Lumpur, Malaysia noon pang July 18. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, nakalis ng bansa ang dating alkalde nang hindi dumaraan sa immigration at hindi nakita sa mismong system ng Bureau of Immigration gayong nasa lookout bulletin niya ang dating alkalde. Matatandaang ilang beses nang inisnab ni Guo ang seri ng pagdinig sa Senado kaugnay sa patong-patong na kaso, partikular na ang human trafficking at konektadong pangalan sa mga ilegal na pogo dito sa bansa. Pasada Balita! Kinwestiyon naman ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality Chairperson Riz Ontiveros kung sino ang nagpahintulot na makalabas ng bansa si dismissed Bambantarlak Mayor Alice Guo. Ayon kay Senator Ontiveros, hindi makakaalis ng bansa si Guo kung walang tumulong dito na mismong mga opisyal ng pamahalaan. Anya, posibleng mga law enforcement ang tumulong dito na kinakailaga na anyang imbestigahan. Una nang ibinunyag ng senador na wala na sa bansa ang dating alkalde kung saan June 28 nasa Singapore na ito at nakipagkita sa kanyang mga magulang na si Lin Wen Yi at Guo Xian Zong. Pasada Balita! Iginit naman ni Attorney Stephen David na nasa Pilipinas pa rin ang sinibak na alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Ayon kay Attorney David, isa sa mga abogado ni Guo, hindi niya alam kung saan nakuha ni Senator Riz Ontiveros ang impormasyon na nagsasabing lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia si Guo noong July 18. Dagdag pa na abogado, nakasisiguro siyang nasa Pilipinas pa si Guo dahil wala pang kumpirmasyon
mula sa Bureau of Immigration kung nakalabas na nga ba ng bansa ang sinibak na alkalde. Binigyan din pa ni Attorney David na wala siyang dahilan para hindi paniwalaan ang kanyang kliyente, lalo na't wala pang matibay na ebidensyang magpapatunay na nasa Malaysia nga ang nga dismissed Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Pasada balita! Samantala, dismissed Mayor Alice Guo malamang na hindi na babalik sa bansa. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Wala nang tiwala ang Senator Rizz Ontiveros na babalik pa ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guwaping. Inimatapos silahad ni Ontiveros na nakatakas na o nakalabas na ng bansa si Guo batay sa impormasyong nakalapat ibinigay sa kanya ng National Bureau of Investigation, kung saan sinasabi na noong July 18 ay nagtungo si Guo sa Malaysia at tumawid sa Singapore, kung saan kanyang nakipagkita ito sa kanyang mga magulang doon. Ang kay Ontiveros, sakali mang magtangka si Guo na bumalik sa Pilipinas, sana'y maaresto na ito. Subalit walang kumpiyansa ang senadora na magtatangka pang bumalik ng bansa si Guo at mas malaki pa niya ang tsansa ang tuluyan itong lumayo. Anya, nagawa ni Alice Guo na lokohin sa loob ng isang buwan ang mga otoridad sa pag-akalang narito pa siya sa bansa, kaya ngayon na nabunyag ang pag-alis nito sa bansa ay mukhang malabo nang bumalik pa ito. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Nakasa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ang sa akin lamang po, no, mga kabalitan at kabalitaktakan, ano, kung ikaw man, ha, nasa isang lugar ka, na hindi ka katanggap-tanggap at tipong sa'yo na lahat ipinatong yung kaso at nakaalis ka na sa lugar na yon o bansa na yon, babalik ka pa ba? Kayo naman, no? Di ba? Parang hindi naman dapat pag-isipan pa yon na babalik pa ba o hindi si Alice Guo dito sa Pilipinas kung totoo man pong nakalabas na ng bansa, ah. Di ba? Yun yung isang dating kongresista, di ba? Nakalabas ng Pilipinas. Oh, ngayon pinababalik. Ayaw bumalik eh. Ito pa kayang nahaharap sa patong-patong na kaso? At sabi niya nga haras na haras na siya at apektado na ang kanyang kaisipan at kalusugan. Nakaalis ng Pilipinas, babalik pa ba yan? Wow, I doubt. Pasada balita! Sa mukhang tampok na balita, sinopla ng Makabayan Black sa kamera ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng political harassment ang mga isyong ipinupukol sa kanyang pamilya. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ngayon lamang naglakas loob ang lahat na panagutin ang mga responsable sa mga krimen na nangyari noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa nasabing issue, iniimbisigahan din ng komite sa extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon at maging ang Philippine offshore gaming operators na pinapasok ng dating Pangulo na ginagamit para hugasan ang mga perang galing sa ilegal na droga. Iginit naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na sa gabinete pa niya si VP Duterte o VP Sara nang simulang imbestigahan ng kamarang illegal drug trade na nagsimula sa drogang nakumpiska sa bodegang pag-aari ng mga Chinese national sa Mexico, Pampanga noong nakarang taon na konektado sa Pogo. Pasada balita! Nagsalita na ang mister ni VP Sara na si Attorney Manases Manscarpio kaugnay sa pagkakadawit nito sa bilyong-bilyong pisong illegal drug trade. Kasunod nito ng akusasyon ng dating intelligence officer ng Customs na si Jimmy Guban na pag-aari niya at ni Davao City Representative Paolo Duterte at dating presidential advisor Michael Yang ang nasabat na 11 billion pesos na shabu noong 2018. Ayon kay Attorney Carpio, walang basahan ang ibinibintang ni Guban at pawang dala lamang ito ng politika. Iginit pa ng mister ni VP Sara na bagamat nasa political family ang kanyang misis,
Hindi naman siya kailanman nakialam sa politika. Pasada Balita! Hinamon naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., si Senator Ronald De La Rosa na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara upang mabigyang linaw ang kanyang papel sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Senator De La Rosa na nirehash lamang ang issue at tinawag na broken record ang investigasyon. Ang senador, ang dating hepe ng PNP na nagkasana ng War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing ikinamatay ng libo-libo katao. Iginit ni Congressman Abante na hindi politically motivated ang kanilang maaksyon at ang kanilang inisinusulong dito ay hustisya. Binigyan din ng kongresista na hindi maaaring baliwalain na lamang ang hinagpis ng pamilya ng mga biktima. Pasada Balita! Humingi naman ng paumanhin si Senator Ronald De La Rosa kay Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Nilinaw ni Senator De La Rosa na hindi kasama si Congressman Acop sa tinawag niyang oportunista sa kampanya kontra illegal drugs. Aminado naman ang dating PNP chief na mataas ang kanyang respeto kay Acop o kay Congressman Acop bilang upper class sa Philippine Military Academy. Magugunit ang inihayag ng senador na walang prinsipyo ang mga oportunistang kongresista na bumabatikos sa War on Drugs ng Duterte Administration. General Acop, sir, hindi po ikaw ang tinatamaan ko noon. You have never nasipsip to the Duterte Administration. I never heard you sang praises for the War on Drugs that we waged during the Duterte Administration. Kaya ay nagtataka lang po ako bakit ka nag-react. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko noon, sir. Yung iba, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko. I have high respect to General Acop, to Congressman Acop. Yan po ang tinig paghingi ng paumanhin ni Senator Ronald De La Rosa. Pasada Balita! Dismayado naman si House Committee on Public Order and Safety Chairman at Santa Rosa City, Laguna, Lone District Representative Dan Fernandez sa resback ni Senator Ronald De La Rosa sa Kamara. Ito'y makaraang supalpalin ni Senator De La Rosa ang investigasyon ng Quan Committee ng Kamara at sabihang oportunista ang mga kongresistang nangunguna sa pagdinig. Gayunman, sinalag ito ni Congressman Fernandez, isa sa mga chairman ng Quad Committee, at iginiit na walang bahid politika ang pagdinig dahil noon pa naman sila nagsasagawa nito. I think medyo off yun, no? Medyo offending, no? Kasi alam mo, actually kami, ako katulad ko, ang tagal na namin nag-iimbestiga. Mm-hmm. Last year pa, hindi pa naman sila nag-ihiwalay ng unit team, eh. Nag-iimbestiga na kami doon sa mga abusadong mga pulis, eh. Nagtataka din ako bakit maraming mga kapulisan, no, na na-discover namin yung mga bypass operation. Sila, nililegitimize sila yung kanilang bypass operation, pero meron mo silang mga criminal activities na pinipertray. Ang dami kong mga investigasyon na nagre-resulta na yung kanilang bypass is peke. Well, realized namin sa hearing that it all boils down sa nakagawian nila ng nakaraang administrasyon. Linilaw din ng kongresista na hindi naman nila pinipersonal si Senator De La Rosa at sadyang lumalabas na ilang pangalan lamang ang tinutumbok ng investigasyon. Nanawagan naman si Congressman Fernandez sa senador na huwag idamay o huwag nang idamay ang politika sa issue. Nasasaktan kami dahil nga hindi man ito nagsimula kahapon, hindi ito nagsimula nung isang linggo, mm-hmm. Nagsimula ito nung isang taon. Kaya sana huwag idawit yung politika dito sa ginagawa namin dahil mm-hmm. Wala po kaming kasalanan kung ang ebidensya nagsasalita at nagtuturo sa isang bagay. Yan po ang tinig naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, makakausap natin muli ang political analyst na si Dr. Froilan Kalilung, Director ng Local Government Development Institute. Dr. Kalilung, good morning po. Johnny Banyes, live po tayo muli sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good
Good morning, kasamang John, at good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Unang-una sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataon na nagambala po namin kayo ngayong araw ng Martes sa ilang mahalagang issue. At syempre, dahil sa isa kang political analyst, idiretso na po natin sa isyong politika ang ating pag-uusap. Alright, sa pagkakataon pong ito, hindi naman lingid sa ating mga kababayan na talagang nagkakagit-gita na po ang mga nasa dating administrasyon at yung nasa kasalukuyang administrasyon at pertaining po dun sa controversial na issue ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ito po bang, Doc Kalilong, ito po bang mga ganitong kiskisan, gitgitan sa pagitan ng senador at mga kongresista, ano po ba ito? Healthy po ba itong matatawag? O ano po ba ang dating nito sa taong bayan? Well, for a democracy like ours, I think maganda no na meron talaga tayong mga fiscalizing elements in order to assure yung pagkakaroon natin ng checks and balance no. And itong mga pahayag ni Senator Bato de la Rosa, medyo nakakabahala siya to some extent no because I think he needs to understand that he is referring to or he is pertaining to a co-equal branch no. Actually kasamahan niya to sa legislative branch and I don't think it should merit that kind of response from him ano because primarily these people are basically just doing their job no. Yung nga na I was listening intently to the statements a while ago of the other congressmen and I agree with their sentiments that it should be something that should be done within the context of parliamentary powers no given of course to the Congress and siguro kailangan maintindihan din ni Senator Bato de la Rosa that this is really how politics is in the country pero mas maganda maintindihan din naman niya no yung administrative and legislative context ng mga pangyayari. Masasabi po bang lumabas or lumalabas dito quote unquote yung pagiging bagito ni Senator de la Rosa sa larangan ng politika, Dr. Kalilong? Well, I would say in a way because of course when you are in politics, it's a dog eat dog world, ano? Kasamang Jona, hindi po pwede rito na balat sibuyas ka, correct. Hindi po pwede rito na ikaw ay matampuhin or something to that extent, no? Because politics is all about influence. It's all about power, no? And if you really want to possess that power and that influence, you have to project a very strong image, no, to actually create a strong perception. I think what's happening right now is also definitely in line with the postulations for the 2025 elections, in which Senator Bato de la Rosa is a re-electionist, no? He is running. And so parang in a way, itong mga statements siya kasi is, I believe parang he's trying to steer. Now, he's trying to steer the consciousness and the awareness of the public that he is still a very very loyal advocate of President or former President Rodrigo Duterte and he is trying to capitalize on whatever is left of the Duterte magic no ika nga so mahalaga kasi na ma-consolidate niya to no dahil makita natin even in the surveys, medyo hindi ganoon kaganda yung kanyang mga numero. No? So I think he is trying to rally practically the people, make them understand that he is with President Duterte, and that he wants to use this, no, in order for him to be able to galvanize his position in the coming elections. Dok Kalilong, hindi rin po pwede rin po ba nating sabihin na quote unquote ha? Kasi tingin ng ibang tao mukhang nagpapa-victim effect si Senator de la Rosa sa pagkakataong ito para makuha yung simpatsya ng tao in connection with the 2025 elections. Tama po ba yun, Doc?
Yes. Because syempre, ang sentimento ng mga publiko, syempre as Filipinos, we always have the tendency to root for the underdog, uh-huh, no? And kung ito nga yung ito yung victim card ang gagamitin ni Senator De La Rosa, maaring may epekto to, no? Pero kasi if you try to look at the dynamics right now and the voter preference basically, medyo ano na kasi, no? I think may considerable degree of political maturity na rin naman ng ating mga botante ngayon as compared before, no? And I think mas malalim yung discernment ngayon, ano? So I don't think if he continues with this, I don't know if it will create a good traction for his campaign, and baka nga on the flip side, baka nga mas maging negatibo pa yung implication nito sa kanyang sa kanyang kandidatura, because you have to understand, no? You have to understand that this dynamics, this will really happen, especially na palapit na nga ang election. Now, kung paano mo siya dadalhin at kung paanong mensahe ang ilalatag mo sa publiko, yun ang maaalala nila, no? Pero ang kailangan dito kasi is masusi at at the same time calculated yung kanya mga magiging pahayag para hindi gagawa ng ingay na maaaring makaapekto disadvantageously dun sa kanyang pagtakbo sa 2025. At yung emotions niya, parang kailangan niyang i-taper down. Kasi may mga pagkakataon na mukhang alam na ng mga kalaban niya kung siya sa titirahin Di po ba? Yes. Yung emotions niya. Yeah. All right. Doc, on the side naman ng mga kongresista, kailangan pa ba nilang rumes back or mag-retaliate dito sa naging pahayag ni Senator De La Rosa? Well, I think they already made their statement as well, no? That sinabi nga nila that kung mayroong political opportunist dito, walang iba kundi si Senator Bato De La Rosa, dahil ginamit niya yung kanyang pagiging PNP chief and yung war on drugs to catapult him to the Senate, no? Particularly nung siya ay humabol as a senator. So I think that's already a fight back on the part of the congressman, no? So pero ang mahalaga kasing makita natin dito talaga is that they belong to the same branch, and that they have to be accorded a considerable level of respect to each other, no? At hindi maganda, no? Sa mata ng publiko na nag-aaway sila over an issue that is supposed to be something na pwede naman talagang mapag-usapan, at yun nga, it's something that the public also intends to find out, no? And I think in this case the congressmen are just doing their job, they're doing their thing, and hindi natin kasi dito po pwedeng sabihin na porket allies dati ni Pangulong Duterte mag-hands off na sila doon sa kanilang trabaho, because this will also paint a negative impression naman sa publiko kung pagtatakpan nila or hindi nila gagawin yung kanilang tungkulin. So I think what should be done should actually be actualized here, and I think the congressmen are just doing what they're supposed to do. Apo. Ang basa lang po kasi nung ibang mga, syempre nasa panig ng mga Duterte, yung timing. Kumbaga parang in aid of legislation nga ba o in aid of re-election itong ginagawang ito ng mga kongresista, Doc Kalilong? Well, you remember that it's already what, 2025 almost, ano? And ilang taon na lang ang pagsisilbihan ng current administration, and with the so many problems that we're facing right now, you try to ask, you know, when will be the right or the opportune time, diba? So what I'm saying is kung hindi ngayon, kailan pa natin to pag-uusapan, diba? Wala naman tayong ibang kapupuntahan, tapos kapag kaya naman hindi na pag-usapan at hindi nalaman ng publiko yung katotohanan, again ang balik na naman sa gobyerno kasi hindi nyo inimbestigahan. So it's a case of what they say, damn if you do, damn if you don't, diba? So alright. I think what right now I think the government is doing is on the right track, I believe. Alright, lastly, Dr. Kalilong, ano po ang mensahe mo sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga botante kaugnay nitong nangyayari nito na maaaring in preparation sa midterm elections or whatever? Ano po ang pinakamagandang mensahe sa ating mga kababayan? Well, this elections in 2025, I see is isa sa
medyo ano no, medyo matindi yung siksikan ano, uh-huh. at yung kispisan lalo na sa Senado no. And there are a lot of prominent personalities that will be making a comeback no. Uh-huh. So I believe many of them have already proved their mettle in the Senate as well as in the Congress. But again, at this point, we really need to see what really do they need to, or do they have to offer, or, mm-hmm. or can they still offer something else? No, mm-hmm. I think yung discernment dapat na doon pa rin. Kailangan yung matibay na pagpapasya. Tignan natin maigi yung kanilang political background, yung kanilang mm-hmm. accomplishments, track mm-hmm. record, even their ethical values is very, very important. Mm. And also, I think this will be important considerations coming Apo. Into the 2025 election. All right. With that, Dr. Kalilong, as always, maraming salamat. Bukas po ang himpilang ito at ang programang ito for updates sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much, sir. Good morning. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. All right. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Dr. Froilan Kalilong, UST Department of Political Science and Director po ng Local Government Development Institute at isa pong political analyst. Pasada! Balita! Oras! 28 minuto na po makalipas ang ikapito ng morning. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada! Pasada! Balita! At sa detalye pa ng ating headlines, umabot na sa 40 lugar sa bansa ang apektado ng volcanic smog o VAG mula sa Taal Volcano. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga apektadong lugar sa Batangas ang Laurel, Tuy, San Luis, Balayan, Lemery, Talisay, Agoncillo, Malvar, Santo Tomas, at mga lungsod ng Calaca, Batangas, Tanawan at Lipa. Namataan din ang volcanic smog sa lungsod ng Tagaytay, Alfonso, Magallanes, Silang, Amadeo at Las Marinas sa lalawigan ng Cavite. Samantala, apektado rin ng smog ang ilang bayan at lungsod sa Laguna. Muli namang nagpaalala ang NDRRMC sa mga residente ng apektadong lugar na limitahan ang exposure sa VAG at magsuot ng N95 face mask para sa kanilang proteksyon. Pasada! Balita! Suspendido naman ngayong araw ang face-to-face klase sa buong lalawigan ng Batangas at Laguna dahil pa rin sa volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Nagkansila naman ng klase sa lahat ng antas ang Cavite City at mga lokal na pamahalaan ng Alfonso Amadeo Bacoor, Dasmariñas, Gentry o Gerald Trias, Imus, Indang, Kawit, Noveleta, Rosario, Ternate, Trece Martires sa Cavite. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang mga municipality sa Rizal, Quezon Province at Occidental Mindoro. Nag-anunsyo naman ng online class ang ilang pamantasan sa Metro Manila, kabilang na ang Adamson, Mapua, UE, FEU, San Sebastian College, Lyceum of the Philippines University. Ayon sa PIVOX, nananatili pa rin sa abnormal condition ang Bulkang Taal kahit nakataas pa rin ito sa Alert Level 1. Pasada! Balita! Nagbabala ang Department of Health sa mga residente malapit sa Bulkang Taal bunsod ng patuloy na pagbuga ng smog. Masama sa kalusugan ng usok na maaaring magdulot ng eye irritation, iritasyon sa lalamunan at respiratory tract. Paalala ng DOH, magsuot ng face mask ang publiko lalo na't mataas ang smog sa paligid dahil sa iba't ibang air contaminants nito. Babala rin ng DOH na kinakailangang maging alerto ang publiko sa lagay ng Bulkang Taal dahil ligtas ang pamilyang alerto sa anumang banta ng kalamidad. Pasada! Balita! Sa iba pang tampok na balita, suportado ng mahigit 800 barangay sa bansa ang Senate Bill No. 2629 ni Senator Amy Marcos na nagsusulong na palawigin sa 6 taon ang termino ng mga barangay official. Umaasa ang senador na ipaprioridad ng mataas sa kapulungan ang pagpapasa sa nasabing panukala. Kaugnay nito, binigyang din ng Presidential Sister
na malaking tulong ang pagpapalawig ng termino ng mga barangay official upang magkaroon ng mas mahabang panahon ang mga ito upang matapos ang mga proyekto sa kani-kanilang mga lugar. Bukod naman sa Senate Bill 2629, nilalakad din ng senador ang pagkakaroon ng permanente at benepisyo ang mga opisyal ng barangay. Pasada Balita! Sa pagkakataon ito, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 88 billion pesos budget ng DA para sa 2025, itinutulak. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Itinutulak ng isang mambabatas ang 88 billion pesos na pondo ng Department of Agriculture para sa taong 2025. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative L. Ray Villafuerte, layo nitong makamit ang hangarin ng bansa na food security at makapagpatayo ng mga priority initiatives gaya na lamang ng irigasyon, post-harvest facilities, food terminals, processing centers at mas maraming kadiwa outlets sa buong bansa. Ipinanukala din ng mambabatas na ang natitirang 35 billion pesos na additional allocation para sa susunod na taon ay ilaan na lamang sa pagpapatayo ng mga fish ports, intensive production ng mga nyog at high value crops, livestock development at mga kadiwa store. Binigyan din ng Comptroller Solon na kung nais ng pamahalaan na itaas ang antas ng sektor ng agrikultura, at ang paggasta nito sa 4% ng gross domestic product o GDP ay mas mainam kung nasa 88 billion pesos ang budget ng departamento. Matatandaan na nasa mahigit 200 bilyong piso ang inaprobahang pondo ng DA ngayong taon upang mapanatili ang food security, masuportahan at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangisda. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Samantala, kinumpirma ng Department of Health na meron ng kaso ng mpox o monkeypox sa bansa. Ayon sa DOH, isang 33 anyos na lalaki ang kumpirmadong tinamaan ng nasabing sakit. Walang travel history, ngunit meron anilang nakasalamuha na galing sa ibang bansa. Nabatid na nakitaan din ng sintomas ang lalaki matapos ang 4 na araw na nagkaroon ng mga rashes sa mukha, likod, palad at iba pang bahagi ng katawan. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng contact tracing ang DOH upang matuntun ang pinagmula ng nasabing sakit. Pasada Balita! Ilalarga na ng Department of Agriculture ngayong araw ang 10,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever sa Batangas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, ilalatag nila sa ilang bayan ng Batangas ang mga rules of engagement sa pagbabakuna. Alinsunod ito sa controlled vaccination ng FDA na kinakailangang sundin ng DA ang proseso nito. Kabilang na ang bayan apektado ng ASF ang Calatagan, Balayan, Lubo, San Jose at Quezon. Samantala, unang isasagawa ng DA ang orientation at blood testing sa mga baboy sa nasabing lalawigan upang matukoy ang mga isasalang sa bakunahan kontra ASF. Paraan nito upang malaman kung aling mga baboy ang walang ASF at maaaring bakunahan upang makita kung magiging epektibo nga ba ang vaccine. Nilinaw din ni Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel De Mesa na wala munang magaganap na bakunahan ngayon dahil hintayin muna ang magiging resulta ng blood testing sa loob ng 20 hanggang 48 oras bago ito simulan. Pasada Balita! Pinag-aaralan na ng Department of Health ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa bansa kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Ayon kay Health Secretary Dr. Ted Herbosa, sinabi ng Epidemiology Bureau na nasa outbreak level na ang dengue cases. Sa pinakahuling datos ng DOH, umakyat na sa 33% ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara noong 2023.
Una nang nagdeklara ng dengue outbreak ang ilang lugar sa bansa, kabilang na ang Iloilo, Capiz at Ormoc sa Leyte. Pasada balita! Samantala, tinaasa na ng pamahalaan ang tulong pinansyal na matatanggap ng mga Pilipinong uuwi mula Lebanon dahil sa tumitinding tensyon sa nasabing bansa. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, mula 50,000 tumaas na sa 150,000 ang ipapamahagi sa mga repatriated Filipinos. Gayunman, nilinaw ng kalihim na tanging mga Pilipino mula sa warlike areas ang makatatanggap ng nasabing cash aid, dokumentado man o hindi. Kaugnay nito, magbibigay din ang DSWD ng livelihood at financial assistance, habang ang TESDA naman ay mamamahagi ng training voucher. Naghahanda na rin ng tulong ang mga labor, agriculture at tourism officials para sa mga Pilipinong magbabalik bansa. Pasada balita! Iginit naman ng Department of Justice na hindi pa rin absuelto ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority sa imbestigasyon sa paglubog ng MT Terra Nova, MV Mirola at MT Jason Bradley. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kailangang maipaliwanag ng PCG at Marina kung paano nakarating ang MV Mirola sa Mariveles, Bataan, gayong walang nakitang makita sa nasabing barko. Paliwanag ni Yusek Vasquez, kasalukuyan ang nag-iimbestiga ang National Bureau of Investigation. Kaugnay nito, pinayak naman ng Justice Yusek na mananagot ang lahat ng responsable sa oil spill sa Bataan, Batangas at Cavite. Pasada balita! Sa latest naman ng Filipino Mirror, aabot sa 50 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural goods ang napumpiska ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega na may 2 cold storages sa barangay Bangkulasi sa Navota City, kung saan nasabat dito ang 325 tons ng puting sibuyas at kahong-kahong carrots, kamatis at mga garapon ng Chinese kimchi. Binigyan din naman ay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang katiyakan kung ligtas kainin ang mga nasabing produkto dahil wala itong mga kaukulang papeles. Pinaniniwalaan namang nagmula sa China ang mga nasamsam na agri-product. Samantala, tukoy na ang consignee, sumalit masusi pang iniimbestigahan kung sino ang may-ari ng sinalakay na bodega. Pasada balita! Oras! 4:00 na lamang, 8:00 na po ng umaga. Pasada! Pasada! Balita! Sa iba pang tampok na balita, tutol o hindi pabor si DOSTP Vox Director Teresito Bakulkol sa suspensyon ng klase sa ilang mga paaralan sa Metro Manila, bunsod ng sinasabing wag mula sa Bulkang Taal. Bagamat nilinaw ni Director Bakulkol sa DWIZ na hindi wag kundi smog mula sa polusyon ang nasisilayan ng publiko sa Kamaynilaan. Dagdag pa ng DOST Directors o ng PVOX Director, hindi ito sapat na dahilan upang magsuspindi ng klase ang mga paaralan sa NCR. Well, tama po kayo, hindi po dahil po sa wag yung sa Metro Manila, dahil po yun sa smog, yung sa pollution. Now, kung pabor ba ako personally po, hindi po, kasi wala naman pong dahilan kung bakit isuspend yung klase. Pero it's the call of the LGU po kasi. Samantala, nagbabala si Director Bakulkol sa mga posibleng banta sa kalusugan ng wag. Isa sa mga components ng wag is the sulfur dioxide, which is acidic. It can cause irritation sa mata, sa lalamunan, and sa may respiratory tract. Yung severity po would depend on gaano karami yung gas concentration na nalanghap and the duration of exposure.
Yan po ang tinig ni PBOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Pasada! Balita! Samantala, hiniling ng Employers Confederation of the Philippines na huwag namang biglaan ang pagdedeklara ng holiday sa bansa. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., kadalasang inililipat ang holiday para magkaroon ng long weekend na nakakaapekto sa ibang schedule ng mga kumpanya. Bagamat makatitipid anya sa pagkonsumo ng kuryente ang mga kumpanya at makapagpapahinga ang mga manggagawa, dapat naman mag-anunsyo ng maaga upang hindi maapektuhan ang mismong plano ng mga kumpanya. Pasada! Balita! Oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Binigyan ng Senado kahapon si Carlos Yulo ng 3 milyong cash incentives bukod sa Medal of Excellence dahil sa kanyang dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Senate President Francis Escudero ang siyang nagbigay ng Medal of Excellence na inumpisahan noong 2021 at unang binigay sa ating unang nakakuha ng gintong medalya sa Olympics na si Heidelin Diaz. Samantala, si Nesty Petesio at Ira Villegas ay binigyan ng tig 1 milyon para sa kanilang bronze medal sa boxing. Lumalaki lalo mga nakuha ni Yulo bukod sa 20 million na nakalaan sa National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. At higit na sa 100 million ang kanyang natatanggap. Kahapon din, nakatanggap siya ng 2 million galing sa City of Manila kung saan siya pinanganak. At sabi din ni Manila Mayor Honey Lacuna, ng August 4, ang araw nung nanalo si Yulo ng kanyang unang gintong medalya ay araw ni Carlos Yulo. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada! Balita! Balitang pangkalakalan. Tumaas ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers noong o ngayong taon. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng $3.21 billion ang personal remittances ng mga OFW mula sa dating $3.13 billion. Sa kabuuan, umabot na sa halagang $16.25 billion ang cash remittances mula sa $15.79 billion na naitaala noong nakaraang taon. Pasada! Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ipinakilala na ng hari ng Thailand ang bagong prime minister ng bansa na si... Naku po, patay tayo rito. Paano ko babasahin to? Paitong Tarn! Sinarawat! Tama ba? Kanyang pinalitan sa pagkapunong ministro si Shretha Tavisin matapos itong patalsikin ng Constitutional Court dahil sa idinulot na kaguluhan sa politika ng bansa. Si Sirinorawat ang pinakabatang prime minister sa buong kasaysayan ng Thailand. Pasada! Balita! Next time, lalagyan nyo ng ganun, ha? Munti akong mabulol dun, ha? Anyway, sa atin pong good news, nanalo po ang Pilipinas bilang, eto ha, Best Diving Destination Award at itinanghal din bilang Best Tourism Promotion Partnership Award sa Diving Resort Travel Show sa Beijing, China. Ito ayon sa Embahada ng Pilipinas kung saan 12 dive shops, resorts o live boards mula sa bansa ang nakibahagi sa nasabing event. Layo ng event na pabilisin ang development ng diving industry sa Asia Pacific at pairali ng heightened awareness ng marine conservation. Pasada! Balita! Alright, congratulations sa Pilipinas! At tayo po'y humahakot ng iba't ibang award sa iba't ibang panig ng bansa. At dyan tayo tumutok sa mga ganyang magagandang balita. Ha? Huwag po nating tabunan ng mga nega ang magagandang balitang natatanggap natin. Okay? Kasi unang-una, ang napopromote naman dito ang Pilipinas
At ang nakikinabang naman, tayo rin pong mga Pilipino. At sumayin niyo po ang Tuesday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. Antabayanan po ang palatuntunang karambola. Oras, eksakto in punto, alas 8 na ng AM. You know, bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad, mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi, may strike ba o wala, at mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ IZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada, pasada balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.